Magsitayo na po na. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon. Purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria at sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sasabihin man niyang siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog. Ngunit hindi naman siya binigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabing, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang inyong pananampalataya, walang kalakip na gawa, at ipakikita ko naman sa iyo
sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Sumasampalataya ka sa iisang Diyos, hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo naman ay sumasampalataya rin at nangangatal pa. Ibig mo bang patunayan ko sa iyo? Hangal na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Si Abraham ay kinulugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. Hindi ba? Di ay makikita mo kalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At magiging ganap sa kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan. Si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos. At dahil dito, siya'y binilang na matuwid at tinawag sa kanya ng Diyos ang kaibigan kong si Abraham. Dyan ninyo makikita na maibibilang na matuwid ang iisang tao dahil sa kanyang mga gawa at dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Patay ang katawang hiwalay sa Espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa Diyos ng kusang loob. Mapalad ang sumusunod sa Diyos ng kusang loob. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati ang angkan ay pinagpapala. Mapalad ang sumusunod sa Diyos ng kusang loob. Magiging sagana sa kanyang tahanan, katarungan niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid, may bait at habag, kahit sa dilim taglay ay liwanag. Mapalad ang sumusunod sa Diyos ng kusang loob. Ang mapagpautang magiging mapalad. Kung sa hanap buhay, siya'y laging tapat. Hindi mababago ang taong matuwid. Di malilimutan kahit isang saglit. Mapalad ang sumusunod sa Diyos ng kusang loob. Magsitayo na po ang lahat. Aking mga kaibigan, alam na ninyo ang tanan na mula sa amang mahal. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad. At sinabi, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay
ay siyang mawawalan nito. Ngunit, ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin at sa mabuting balita, ay siyang magkakamit niyon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag ang sino man ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harap ng lahing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikahihiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya, nataglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Sabi pa ni Jesus sa kanila, "Tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikitang nagahari ang Diyos ng may buong kapangyarihan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Araw ng Biyernes, araw ng Poong Jesus Nazareno, araw ng ating debosyon. Kaya palakpakan natin muna ang ating mahal na Senyor. Aral tungkol sa pananampalataya ang tema ng ating mga pagbasa para sa araw na ito. Ano nga po uli yung tema? Ayun, nalimutan na. Ulit, ano po ang tema? Aral tungkol sa pananampalataya. Pag sinabing pananampalataya, ano po ang unang pumapasok sa inyong isip? Sige nga, tatay, bukod sa pumikit ka, ano ang pumapasok sa iyong isip pag sinabing pananampalataya? Ano daw? Sinong nagsabing dasal ang pumapasok sa kanyang isip? Taas ang kamay. Oh, very good. Yun lang ba sinabi mo? Ang haba? Diyos ko. Okay, sige. Mamaya tayo mag-usap. Sino nagsabing Diyos ang pumasok sa kanyang isip? Taas ang kamay. Very good. Sino nagsabing Rosario? Taas ang kamay. Oh, very good din. Sino nagsabing Debosyon, taas ang kamay. Sinong nagsabing simbahan ang pumapasok sa kanyang isip kapag sinabing pananampalataya, taas ang kamay? Oh, very good din. Sinong nagsabing Poong Jesus Nazareno ang pumapasok sa kanilang isip pag sinabing pananampalataya, taas ang kamay? Tama naman po. Tama po lahat ng mga sinabi ninyo. Yung hindi nagtaas ng kamay, ano kaya ang sa kanila? Totoo po, lahat ito aspeto ng ating pananampalataya. Pero, hindi ito ang lahat ng ating pananampalataya. Hindi po ito ang lahat. At narinig natin sa ating unang pagbasa kay Apostol Santiago, ang sabi niya, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa.
Malinaw? Ano po? Kaya naman kung babalikan natin ang ating mga sinabi at mga naisip, hindi po natatapos sa dasal, hindi natatapos sa simba, sa rosaryo, kahit sa Diyos o sa ating poong Jesus Nazareno, ang ating pananampalataya. Dahil kung wala namang kalakip na gawa, patay ang ating pananampalataya. Dahil gawa ang bumubuhay sa pananampalataya, kaya hindi pwedeng puro salita, hindi pwedeng puro rosaryo, misa, dasal, pasan, at kung ano-ano pang tungkol o aspeto ng pananampalataya. Kailangan kasama ng salita o ng pagpapahayag ay mayroong gawang nakikita at ipinapakita. Kung kaya't ang ating pagdarasal ang siyang magtutulak sa atin para kumilos ng nararapat ayon sa pagsunod sa Diyos. Hindi pwedeng dasal ng dasal, tapos wala namang nakikitang gawa. Hindi pwedeng rosaryo ng rosaryo, tapos nagmumura naman. Hindi pwedeng pasan ng pasan, pagkatapos puro din bisyo. Hindi pwede, sapagkat dapat ang lahat ng aspeto ng pananampalataya nagtutulak sa atin para gumawa at sumunod sa Diyos. Kaya naman sa ating ebanghelyo, si Jesus ay nagtuturo ng dapat nating gawin. Tatlo lang ang ating tatandaan at pwede nating gawin para maipakita ang ating pananampalataya. Una, limutin ang ukol sa kanyang sarili. Malinaw po. Malinaw na hindi sarili ang lilimutin, kundi ang ukol sa sarili. Ibig sabihin, limutin ang para sa sarili. Madalas, ang iniisip natin ay kung ano ang para sa sarili. Kapakanan ng sarili ang iniuna. Kaya nga, kapag ang tao ay nagmamahal, ibinibigay niya ang lahat at kinakalimutan ang sarili. Hindi ba? Isusubo mo na lang o kakainin mo na lang, ibibigay mo pa. Di bali ng mangulila, huwag lang mahirapan ang pamilya. O kaya, ang iba, kakayod o kayod ng kayod at hindi iniinda ang pagod. Ito yung totoong pag-ibig. Yan ang ibig sabihin ng paglimot ukol sa sarili. Hindi mo kakalimutan yung sarili mo. Kakalimutan mo yung para sa iyo. Yung ibinibigay mo para sa sarili mo, ibibigay mo sa minamahal mo. Una, limutin ang ukol sa kanyang sarili. Pangalawa, sabi ni Jesus, pasanin ang krus. Ano po yung una? Yon, very good. Kala ko, nalimutan ang homily. Yon, no? Limutin ang ukol sa sarili. Pangalawa, pasanin ang krus. Kadalasan, ang krus
ay simbolo ng hirap. At kinuha natin ang kahulugang ito sa ating Poong Jesus Nazareno. Tingnan nyo ang Nazareno. Hindi ba pasan-pasan niya ang krus? Ibig sabihin, sa tuwing titingnan ang Poong Jesus Nazareno, anumang hirap, hindi dapat binibitawan, hindi sinusukuan, at lalong hindi iniiwasan, kundi dapat pinapasan at hanggat maaari, inaakap. Iyan ang ibig sabihin ng pagpasan sa krus. Hindi bibitawan, hindi susukuan, kundi aakapin. Dahil dito natin mahuhugot ang kahulugan ng sakripisyo. Ang pagpasan sa krus ay isang sakripisyo. At panghuli, sabi ni Jesus, sumunod sa akin. Ano po yung panguna? Limutin ang ukol sa sarili. Ano po yung pangalawa? At yung pangatlo? Sa ating buhay, maraming daan at maraming paraan ang pwede nating pagpilian. Marami, pero walang ibang tama at mabuting daan at paraan kundi ang kay Jesus. Kaya't siya lang dapat ang ating sinusundan. Maaring sa kasalukuyan, mali ang ating pinupuntahan o kaya mali ang daang ating tinatahak. Para maitama ito, dapat si Jesus lang ang titignan. Pag sinabing sumunod, si Jesus dapat ang nasa unahan. Kaya sa lahat ng bagay, si Jesus ang dapat iniuna. Bago ka magdesisyon, si Jesus muna. Bago ka umoo, si Jesus muna. Bago ka humindi, si Jesus muna. Dahil si Jesus lang ang dapat sinusundahan at nasa unahan. Mga kapatid, anumang aspeto ng buhay, magkasama ang salita at gawa. Hindi pwedeng walang gawa ang salita. Kahit sa usaping pag-ibig, hindi pwedeng puro salita. Dapat nakikita at nararamdaman sa gawa. Pag-usaping politika, parehas din. Hindi pwedeng puro salita. Kailangan nakikita sa gawa. Dahil ang salitang walang gawa ay kasinungalingan. Tandaan niyo po yan, ha? Lahat ng narinig ninyo, pag hindi niyo nakita o naramdaman, kasinungalingan. Ito po ang tinuturo sa atin kahit sa pananampalataya. Hindi puro salita. Kailangan mayroong gawa. At ang gawa, kayang limutin ang ukol sa sarili, kayang pasanin ang krus, at handang sumunod kay Jesus. Amen? Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama sa Langit upang masundan natin si Jesus, ang kanyang anak, at matularan siya
ng lubos. Ating sambitin sa bawat panalangin, Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ang bayan ng Diyos, naway yakapin ang krus ni Kristo at maging mga buhay na mensahe sa pag-asa sa mga taong ipinagkatiwalang mas sa ating pangangalaga. Manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ang mga pinuno ng ating bansa, naway marinig nila ang mga daing ng ating mga kababayan, lalo yaong mga nagdurusa dahil sa kawalan ng katarungan. Manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Tayo naway maging mga karapat-dapat na katuwang ng mga taong nabibigatan sa kanilang dinadalang krus sa buhay. Manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ang mga may sakit naway, makatagpo ng kasiyahan at kalakasang espiritual sa pamamagitan ng ating pagkalinga at pangangalaga. Manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Makapangyarihang Ama, naway mabanaagan sa aming buhay at sa aming pagkalinga, sa pangangailangan ng iba, ang lahat ng aming pagsisikap na sumunod kay Jesus. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mahapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan
sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kayo din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Habang buhay,
Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samo ko dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ikay pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kaming umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samo ko dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ikay pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa, at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami
upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Hesus Nazareno. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno.